ang mga iba't ibang uri ng ahas na lubhang delikado para sa mga tao. Isa-isahin natin kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe, pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong ilalabas na mga video, maraming salamat po. Number 1. Black Mamba. Ang species ay parehong terrestrial ground living at arboreal tree living. Ito ay naninirahan sa savanna, kakahuyan, mabatong dalisdis at sa ilang rehiyon, siksik na kagubatan. Ito ay pang-araw-araw at kilala na manghuli ng mga ibon at maliliit na mammal. Sa mga angkop na ibabaw, maaari itong gumalaw sa bilis na hanggang 16 km per hour, 10 miles per hour para sa maiikling distansya. Ang mga pang-adultong itim na mamba ay may kakaunting natural na mandaragit. Sa isang pagpapakita ng pagbabanta, karaniwang ibinubuka ng itim na mamba ang kanyang malaking kiitim na bibig, ikinakalat ang kanyang makitid na flap ng leeg at kung minsan ay sumisitsit. Ito ay may kakayahang tumama sa malaking hanay at maaaring maghatid ng sunod-sunod na kagat ng sunod-sunod. Ang lason nito ay pangunahing binubuo ng mga neurotoxin na kadalasang naguudyok ng mga sintomas sa loob ng 10 minuto at kadalasang nakamamatay maliban kung ibibigay ang antivenom. Sa kabila ng reputasyon nito bilang isang mabigat at lubhang agresibong species, ang black mamba ay umaatake lamang sa mga tao kung ito ay nanganganib o masulok. Ito ay narate na hindi gaanong nababahala sa Red List of Threatened Species ng International Union for Conservation of Nature, IUCN. Number 2. Rattlesnake. Natatanggap ng mga rattlesnake ang kanilang pangalan mula sa kalansing na matatagpuan sa dulo ng kanilang mga buntot, na gumagawa ng malakas na ingay kapag nag-vibrate na humahadlang sa mga mandaragit o nagsisilbing babala sa mga dumadaan. 2. Ang mga rattlesnake ay ang nangungunang nag-ambag sa mga pinsala sa kagat ng ahas sa North America, ngunit bihirang kumagat maliban kung pinukaw o pinagbantaan. Kung ginagamot kaagad, ang mga kagat ay bihirang nakamamatay. Ang 36 na kilalang species ng rattlesnakes ay may pagitan ng 65 at 70 subspecies, 3 lahat ay katutubong sa Americas, mula sa British Columbia hanggang Ontario sa Timog Canada, hanggang sa gitnang Argentina. Ang pinakamalaking rattlesnake, ang Eastern Diamondback, ay maaaring sumukat ng hanggang 8 pie, 2.4 na metro, ang haba, 4. Ang mga rattlesnake ay nabiktima ng mga lawin, weasel, king snake, at iba't ibang uri ng hayop. Ang mga rattlesnake ay madalas na nabiktima bilang mga bagong silang, habang sila ay mahina at wala pa sa gulang. Malaking bilang ng mga rattlesnake ang pinapatay ng mga tao. Ang mga populasyon ng rattlesnake sa maraming lugar ay lubhang nanganganib sa pamamagitan ng pagkasira ng tirahan, poaching, at mga kampanya sa pagbuksa. Number 3. Russell's Viper. Ang ulo ay patag, tatsulok, at naiiba sa leeg. Ang nguso ay mapurol, bilugan, at nakataas. Ang mga butas ng ilong ay malaki, bawat isa ay nasa gitna ng isang malaki, solong sukat ng ilong. Ang ibabang gilid ng nasal scale ay nakadikit sa nasorostral scale. Ang supranasal scale ay may isang malakas na hugis gasukle at naghihiwalay sa ilong mula sa nasorostral scale sa harap. Ang sukat ng rostral ay kasing lapad nito, 4. Ang korona ng ulo ay natatakpan ng hindi regular, malakas na pira-pirasong kaliskis. Ang mga supraocular na kaliskis ay makitid, iisa, at pinaghihiwalay ng 6 hanggang 9 na kaliskis sa ulo. Ang mga mata ay malaki, may batik-batik na dilaw o ginto, at napapalibutan ng 10 hanggang 15 circumorbital na kaliskis. Ang ahas ay may 10 hanggang 12 supralabial, ang ika-4 at ika-5 ay mas malaki. Ang mata ay pinaghihiwalay mula sa mga supralabial ng 3 o 4 na hanay ng mga subocular. Sa 2 pares ng chin shield, ang front pair ay kapansin-pansing pinalaki. Ang 2 maxillary bones ay sumusuporta sa hindi bababa sa 2 at hindi hihigit sa 5 o 6 na pares ng mga pangil sa isang pagkakataon. Ang una ay aktibo at ang iba ay pumapalit. 4. Ang mga pangil ay umaabot sa haba na 16.5 na milimetro, 0.65 in sa karaniwang specimen, 16. Ang katawan ay mataba, na ang cross-section ay bilugan sa pabilog. Ang mga kaliskis ng likod ay malakas na kilya, ang pinakamababang hilera lamang ang makinis. Sa kalagitnaan ng katawan, ang mga kaliskis ng dorsal ay numero 27 hanggang 33. Ang ventral scales ay may bilang na 153 hanggang 180. Ang anal plate ay hindi nahahati.
Ang buntot ay maikli, humigit kumulang 14% ng kabuoang haba, na may mga nakapares na subcaudal na may bilang na 41 hanggang 68, 4. Sa likod, ang pattern ng kulay ay binubuo ng isang malalim na dilaw, kayumanggi, o kayumanggi na kulay ng lupa, na may tatlong serye ng mga dark brown spot na tumatakbo sa haba ng katawan. Ang bawat isa sa mga batik na ito ay may itim na singsing sa paligid nito, ang panlabas na hangganan nito ay pinatindi ng isang gilid ng puti o dilaw. Ang mga dorsal spot na karaniwang may bilang na 23 hanggang 30 ay maaaring tumubaw ng magkasama, habang ang mga batik sa gilid ay maaaring masira. Ang ulo ay may isang pares ng natatanging dark patch, isa sa bawat templo, kasama ng pinkish, salmon, o brownish na VOX na marka na bumubuo ng tuktok patungo sa nguso. Sa likod ng mata ay may maitim na guhit na nakabalangka sa puti, rosas, o buff. Ang venter ay puti, maputi-puti, madilaw-dilaw, o kulay rosas, kadalasang may hindi regular na pagkalat ng mga dark spot. 4. Ang ulupong ni Russell ay lumalaki hanggang sa maximum na haba ng katawan at buntot na 166 cm, 65 inches, at may average na mga 120 cm, 47 inches sa mainland Asia. Sa mga isla, ito ay bahagyang mas maikli sa karaniwan, 4. Ito ay mas payat kaysa karamihan sa mga ulupong, 17. Ang mga sumusunod na sukat para sa isang fair-sized adult specimen ay iniulat noong 1937, 18. Number 2. King Cobra. Ang King Cobra Ophiophagus hana ay isang species ng makamandag na elapid snake na endemic sa mga gubat sa Timog at Timog Silangang Asya. Ang nag-iisang miyembro ng genus Ophiophagus, ito ay nakikilala mula sa iba pang mga cobra pinakakapansin-pansin sa laki at pattern ng leeg nito. Ang king cobra ay ang pinakamahabang makamandag na ahas sa mundo, na may average na haba na 3.18 hanggang 4 na metro, 10.4 hanggang 13.1 pieck, 2 na umaabot sa pinakamataas na 5.85 na metro, 19.2 pieck, 3. Ang kulay ng balat nito ay nag-iiba-iba sa mga tirahan, mula sa itim na may puting guhit hanggang sa walang patid na kayumangging kulay abo. Pangunahin nitong biktima ang iba pang mga ahas, kabilang ang sarili nitong mga species. Hindi tulad ng ibang mga ahas, bihira itong manghuli ng iba pang vertebrates tulad ng mga daga at butiki. Number 5. Bothrops. Ang mga tipikal na sintomas ng bothropic envenomation ay kinabibilangan ng agarang nasusunog na pananakit, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, pagpapawis, sakit ng ulo, matinding pamamaga ng makagat na paa at kamay, hemorrhagic blebs, local necrosis, pagdurugo mula sa ilong at gilagid, ecchymosis, erythemia, hypotension, tachycardia na may coagulopathy, hypofibrinogenemia at thrombocytopenia, hematemesis, melena, epistaxis, hematuria, intracerebral hemorrhage, at kidney failure, pangalawa sa hypotension at bilateral cortical necrosis.